Yes po. Let's go! Wow, naman. Okay. So ano-ano yung mga iba pang pagsubok na napagdaanan? Kung bakit naging parang na-feel ko na empowered na ako. Diyos ko, hindi ko nga po mismo talaga alam ko ano talaga yung meaning ng empowered. Siguro yung description lang, no po, kung ano yung meaning nun. Pero hindi ko mismo alam yun since nung naramdaman ko siya. So, bago ka pala ma-feel empowered, ang dami pa pala mga pagsubok na darating. Tapos, kailan ko ba na-feel empowered? Recently lang po, this year lang talaga. Wow! Siguro, na-feel ko yung empowered na yun yung nagsimula yung pandemya, tapos hindi ko akalain na mararanasan ko yung ultimate, isa sa mga ultimate pain na buong buhay kong hindi ko ma-imagine na mararanasan ko. Tapos nag-create siya ng something na hindi ko rin inasahan na babagsak talaga ako, na magbe-breakdown ako, tapos darating sa point na magti-trigger ako. Tapos ayun, sa tulong lang din yata na ng Panginoon, na alam mo yun, lagi niya akong ni-remind na okay lang yun. Pero may process yun eh. Pero dahil nga sa nangyari yun, hanggang sa huli, napagod lang din ako. Tapos at the end of the day, decision mo pala talaga kung gusto mong ma-heal eh. At maraming ways yun. Tapos yung simulang nag-decision akong bumangon ulit, dun ko na-feel yung empowered. Na, ito! Teka mula, mama, cut off lang kita. Kasi yes po. Yung you're saying na ito yung time na talagang feeling mo nalagbo, cut, lahat. Ito yun, itong panahon ng pandemic. Yes, 2020, po. Last year. Ano ba to? Ngayong ano nangyari? Gusto ko malaman. As in, gusto ko malaman. Okay. Sa tagal na natin hindi nag-uusap. Bilang mamsi mo at bilang ano po. Nangyari? Hindi ko masabi eh. Pero it's more like, personal po sa siya talaga. Sa puso ba ito? Sa pamilya? Sa trabaho? Sa career? O lahat? More than po doon. Kasi malakas yung loob ko sa pagbigay ng suporta sa pamilya ko. May nakunta mo ba to sa iba? O ngayon mo palang nalalabas? Ngayon ko lang nalalabas. On-cam, pero hindi ko kayang sabihin kung ano nangyari. Talaga exact. May okay, at this pero, point in time, nung nangyari ang mga lahat ng ito, I'm sure it is just, hindi mo ma-share sa amin ng talagang lubusan because it's really very personal, which is yes, fine. Po. Pero nung pinagdadaanan mo to, may mga nakakausap ka ba? Sinong tumulong sa'yo sumaklolo? Kasi hindi naman, tayo naman, kailangan din natin talaga ng may susuporta din sa atin. Yes, cannot po. Always opo. Be alone eh. Tama, ma'am. Opo. Yun nga po, yung sinabi ko nga sa sarili ko na okay, ito na yung decision ko. Gusto kong bumangon ulit at ayusin yung buhay ko ulit. At dun na ako nag-start na mag-express dun sa kung ano yung totoong nararamdaman ko. Who help at you? Who yung help? Mga tumulong sa akin. Oo. Para mas, alam mo, mas totally healed ako, mas mapaayos ka dito. Ako. Oo. Ay yung pamilya ko. Nag-create ako ng group message na kung saan nandun lahat ng pamilya ko. Pamilya ko sa Davao, pamilya ko sa Camiguin, pamilya ko sa Japan. Tapos pangalawa naman, yung mga kaibigan ko since nung hindi pa ako artista at naging artista na ako, sila pa rin yung naging kaibigan ko, sila Patricia, Jabin, Sir Jerwin, Leslie, Erica, Ina, Sabel. Ito, May...